strength protector na walang pinagbago. So kung hindi gumana nung game number one, papaganahin nila this time sa game number two. Ang mahirap lang dito sa strength protector kapag kasi hindi nagiging less effective yung trend kapag merong heroes yung kalaban mo na kayang mag-push. Malakas si trend when it comes to defensive sa mga objective kapag wala masyadong pang-push yung kalaban kasi it would delay. It would buy time for your teammates to farm, to give out information sa mga nagpupush na mahina, mag-push. So, with this one kasi hindi siya magiging less effective itong si Trend Protector when it comes to defending objective because of this Nature's Prophet. So global presence wise ganun pa rin naman kahit papaano makakatapid onto consumables yung mga kasama mo onto other lanes by that living armor. Yun lang talaga yung magle-less impact siya dun sa objective na yun. Pero tingnan naman natin etong ang bans ng both teams. So in-expect ba ng BetBoom dito na uy, it's gonna be an offlane NP kasi SF etong si Draw Ranger yung mga heroes na parang pang-complement dito ka kay NP yung binaban out but still could be a carry pa na NP para dito nga kay RTZ. Oo, at least 'di ba adjustable for the second pick kasi kanina yung first game natin, BetBoom team second pick nila yung Terrorblade. So siguro yung Shopify Rebellion, ayaw na nilang maulit kung ano yung naging mistake ng BetBoom team na ni-reveal yung carry and ni-reveal yung Terrorblade and wala naman siya ibang role kung hindi carry. So at least itong NP pwedeng gamitin ng offlane na yan ni Saber Light, pwedeng kay RTZ, parehas naman yung sanay na gumamit ng NP and alam naman natin isa din yan sa mga OP na hero sa ngayon. Kumbaga kapag in-offlane, NP plus one, NP plus any hero from early to late game kayang pumalag ng duo na yan. And for BetBoom team, alam nila kung paano pigilan. They are ready for this Nature's Prophet pick. Ayan, kaya naman meron pa silang bala. It's the Dragon Knight. Kung push lang ang labanan, kaya naman daw sumabay ng BetBoom team. With the DKP. Yes. Ng BetBoom. Pero based on the bans, ngayon ng Shopify kasi, para sa akin, this could be an indication na this might be a carry NP. Pwede. Oh, kasi syempre sabihin natin, Timbers ko ayaw ng NP. But Rider ayaw ng NP, ayaw din ng NP ng Primal Beast. So lahat ng pwedeng lumapit kay NP binan out dito ng Shopify. So tingnan natin kung ano yung mga magiging picks nila dito by this fourth pick kasi it feels like dito lalabas yung possible support and carry ng Shopify. Pero hindi ka magbipick ng carry knowing na hindi mo pa alam yung possible offlane ng BetBoom. So, could be a last pick for Shopify kung i-adjust man nila. Ito nga si NMP. So, phosphor siguro para kay Crit. Ano nga ba yun? Most likely, mga heroes ni Crit. Mga malilikot, a tiny hero. Hoodwink? Hoodwink could be. Para sa akin, maganda siya laban dito nga kay DK but still, they would pick out. Global presence pa rin naman. Mm-hmm. The Vision Gaming. Mabigyan mo lang ng onte. Ito nga si NP. There's the charge. So, pwede pang dagdagan yan ng possible Beastmaster, Vision, yes. Game na hero plus yun ngang ability nila to push towers. Which is, yun nga, magiging less yung impact ng isang Trend Protector sa game because of this Leshock and NP pick. Mm-hmm. And ito, KJ, lumabas yung pangolier ng BetBoom team. So, sino yung mas gugustuhin mong itapat against the Leshrac na possible mid na ng Shopify Rebellion? Is it the DK or the pangolier? Para sa akin, maganda si pangolier if you wanted to get early momentum din. Mm-hmm. Kasi nandun yung damage niya with
the swashbuckle plus the diffusal blade na item and then yung high level niya. So, marami kang magagawa sa team fight. Unlike kasi kay DK, DK is a hero na mabilis din naman yung tempo niya with the blink dagger na masisecure mo early kapag nasa mid ka, makakapag-pressure ka ng lane and whatsoever. Pero kasi para sa akin, si DK, nagpo-fall off siya sa game. Kapag hindi niya talaga na-maintain yung phase niya, makakakuha kayo ng kill with the blink dagger na na-secure niya, magpo-fall off siya eh. Hindi siya yung tipong sobrang bilis mag-farm unless you would go for that aganim shard na build and then you would spam out your dragon form na level 2 para mas mabilis mo ma-clear out yung creep wave. So, pero facing-wise, if you wanted to na masabayan yung push potential lang Shopify, you would go for DK mid. Mm-hmm. So, depende kasi kung ano yung magiging plano mo on this game para tapatan yung heroes ng Shopify dito. So, I guess it depends on their plan. Pero I would say both of these two heroes eh maganda sa may middle lane. Pero Beastmaster ban out, Morphling would be banned out as well yung mga heroes na ayaw mong malikot onto the map kasi walang panghuli talaga masyado eto ng Shopify. Oo, good ban. And hirap niyan kapag wala kang targeted na stunned. Nakita mo na may Rubik yung kalaban, may overgrowth pa. And samantalang etong Shopify chances. Maliban na lang syempre kay Spirit Breaker. Yun nga lang, Spirit Breaker is countered out by the Rubik or etong overgrowth naman din ng Trend Protector. So, hindi siya reliable disable for Shopify Rebellion. Good bans para sa kanila. Marcy ang tinanggal ng Shopify Rebellion. So, Marcy Carey, ang nakita na ba natin yan sa BetBoom? Kasi based ay, sayang. On their recent matches or most picked heroes, hindi ko pa nakitang nag-Marcy Carey etong BetBoom. Nakita mo na ba? Hindi pa nga eh. So, or mga kasi isip nila, DK carry. Kasi usually, si Pure, kapag sinabi mong Pure, sobrang hard carry yung parating niyang pinipick out eh. So, sa ngayon, maganda yung last ban ng BetBoom kasi since kanina, mahilig kasi talaga sa global presence yung Shopify. Banning out etong si Bloodseeker, sobrang magiging solid kasi hindi maka-counter yung kanilang Pangolier or other heroes nila such as etong si Trend Protector. So, Razor pick naman for Shopify. Confusing pa sa ngayon pero pwedeng maging carry, pwedeng maging offlane para dito nga sa Shopify. And as for BetBoom team, tingin ko the best hero would be a sniper para dito sa kanila. A hero na hindi basta-basta nalalapitan ng isang Razor at saka ng NP. Kaso, there's the Spirit Breaker. Iyon yung kanilang kalaban dito sa game na to. But I think it's a pretty decent hero para sa BetBoom. Or di kaya Arc Warden. Pero feeling ko si Sniper ang pinaka-the best na hero. But we'll see. Any range hero na available as a carry laban dito kay Razor or di kaya kay NP would be nice. Oo. Hirap na rin kasi lalo kung magmimili ka pa. Tatlong mili na course if ever kayo and ang makakatapat mo, Razor, Leshrac, NP, susugurin ka. So, kailangan nga nila ng range. I do agree with you. They used the... ano ba ang pwede kay range hero kasi tinanggal na yung draw, tinanggal na yung Lina. Iniisip ko dito. Nakita ko na kasi Pure last time mag-Luna pero I don't think fit yung Luna against the Razor lalo na sa may lane. So in terms of range heroes as a carry, parang limited na. May chances ba na DK carry to KJ? Slim, masyado ang chance na could be a DK carry. Medyo mahirap yon. Okay. Kasi sayang yung dragon form kapag magiging DK carry siya eh. So, sobrang hirap niyan. Pero, well, tingnan natin. They do resort with the sniper pick. Kasi para sa akin, that's the only feasible na hero laban sa heroes ng Shopify. You wouldn't want to pick out mga melee hero talaga laban sa heroes dito. Pero Arteezy with the Razor pick. So, para sa akin,
hindi siya yung best carry na kaya sumabay onto sniper, pero hindi kasi siya nag-iisa dito sa game na to. There's Saberlight that could be the hero na kaya mong maging katuwang onto late game, mm-hmm, na pwedeng mag-damage type. So sabihin natin onto early stages, he could build out an Aghanim Scepter para nandun yung extra control nila with the root, tapos yung less shock din, nandun yung damage. So I guess I do like the heroes of Shopify more, pero yung teamfight potential ng BetBoom with the Pangolier malakas din. So kapag nanalo yung lane ni GPK, could be a rundown game to for BetBoom din. Kasi para sa akin, malakas talaga yung Pangolier kapag walang BKB, yung heroes dito na Shopify, ang lalambot nila at madali lang gulungan kasi walang pipigil sa Pangolier on this game. Yes. Siya lang talaga pipigil sa sarili niya, no? Pigilan mo lang yung Rolling Thunder mag-isa mo. Pero for the side of Shopify Rebellion, nagustuhan ko yung naging adjustment nila. Carry, Razor, and if I'm not mistaken, DK kasi siya na offlane. Diba? Tama ba? Yes, the DK offlane. GPK mid, Tango. Beta ba? Yun nga, maganda yung adjustment ng Shopify Rebellion. Carry Razor against the DK sa lane. At least, alam niya na hindi makakaalis lang basta-basta on the static link yung potential target niya on the lane. So, with that advantage, dapat dun natin makita yung kalamangan naman din ni RTZ from the lane itself pa lang. Plus, that's the capability of the Razor. Lane pa lang, makikita mo na dapat yung advantage niya, yung lamang niya against dun sa may katapat niya. Kasi if ever hindi, alam mo nang may mali on the laning phase itself ng Razor. So, yun yung usual na i-expect natin from this Razor. Plus, ang kasama niya naman dito is the Undying, another aggressive na hero. So, I hope na maging ganun nga yung takbo ng lane dito ni RTZ. I'm hoping. Speaking of RTZ, kasi ito yung hero na kapag melee hero yung katapat mo, kaya mong i-dominate sa lane. Kasi dun mo na ma-maximize yung damage ng static link. So, kapag melee hero, mas madali mong maaabot. Mas madali mong makukunan ng damage. And what's good about BetBoom naman dun sa may top lane, kahit na melee hero yung isang DK, may ways siya to pressure etong ang kapag nag-level 6 yung DK sa top lane. Tsaka nandiyan naman si Save para with the lift, maputol etong kay Razor. Yun nga lang, ang problema nila dito mainly para sa akin on the top lane would be etong ang si Fly. Undying talaga, one of the best counters kapag strength hero ang kanyang katapat. Strength hero, melee hero, kawawa. Look at this. The zone! Oo. Dead ba muna dun sa my creeps, no? Talagang focus in terms of harassment and yung binilinig kasi dito ni Save is isang set lang ng tangos. Samantalang si Nightfall, yan, kita nyo naman, Magic Wand 3 na Iron Branch. So, maganda yung nasa setup dito na harassment ng Shopify Rebellion. Yung one set of tangos na binili ni Save is not enough para sa kanilang dalawa dito sa may top lane. So, mukhang wala pa silang last hit. Bounties pa lang nakukuha. Kailangan na ng tango. Yun na yung pinadala. Kailangan na kailangan talaga. Especially with the harassment na ginagawa dito nga ni RTZ at saka ni Fly. Pero Fly, I think he needs to advance a little bit dito sa top lane para matakot niya eto si Nightfall and then eto si Save na hindi ma-right click ni Save etong si RTZ kasi so far RTZ being so aggressive. Nako. Ito lang din yung downside for the sniper, no? Madali lang din siya lapitan kung meron kayong mga ganito nag-charge, nagbe-build ng dagger. And for the side of Shopify Rebellion, meron naman silang panglapit on that sniper. That's the NP. Teleport lang doon sa may gilid. Pero we'll see sa laning phase ng sniper if madali lang ba or kung kahit malapitan ba siya, kaya ba siyang patayin? Kaya yan. Or magiging mayaman si Pure with his sniper to the point na kahit lapitan siya.
eh magmi-misto lang wala lang. Kumbaga dummy lang etong Shopify Rebellion with their attempt. So, yun ang kailangan natin makita. Pero para sa akin, magiging best way for Pure para makapag-lane siya dito sa my lane, a bottom lane would be ma nandun yung level niya with the shrapnel. Kasi para sa akin, yung heroes nila, madali siyang lapitan, yes, pero masakit yung heroes nila. Pag nandyan si Toronto Tokyo with the harassment, the right clicks, malambot lang yung heroes ng Shopify dito sa may bottom lane. Eh. So, para sa akin, kayang-kaya nilang makuha yung kill as long as there's the level of this shrapnel ng isang sniper. So, tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Middle lane naman, Queen versus Abed. So far, so good sa dalawang mid laners dyan. At saka Queen, hindi na bago sa kanya na makatapat etong ang si Abed sa may mid lane. Dati siyang NA. Eh. Diba? So parati na sila nagkakatapat sa NA pa lang. At so far, wala pa naman first blood. And nakakahinga na etong ang si Nightfall. Yep, pero mukhang ito na nga ba yung ating first blood or kakapusin pa din. Etong BetBoom, hindi na rin naman. That's Razor falling down. First blood is brought to us by Rivalry. Rivalry is the official sportsbook partner ng EPALS. Good luck guys sa inyong mga bets si Jarn. Pero ito na yung shrapnel na hinahanap mo. KJ Saber Light mabibigyan sa may baba. At may bago ng lane. Iba na ang naging lane dun sa may bottom lane. Talagang dinodominate na ba to ni Pure? Kasi yun nga eh. Pag nandun na yung level ng sniper at saka base damage wise talaga, masakit si sniper with his second skill. At saka nandyan si Toronto Tokyo with the right leak. So, pag hindi nila nalapitan itong si Sniper, big problem talaga yon for Shopify Rebellion. Kasi yung shrapnel damage at saka right click, yun yung magiging problema nila eh. So nakita natin kung gaano kalambot yung isang NP kalaban itong si Sniper at si Toronto Tokyo. So kailangan hindi siya maiwan dyan basta-basta. Pero Crit, pero hindi mo maiwasan na hindi siya maiwan kasi ganito yung hero ni Crit. So nature ng hero ni Crit na gala lang ng gala mang annoy sa ibang lane. And the mid yung kanya napili, samantalang for the side of BetBoom, ang kanilang napili is si Fly. Little did they know, eto yung gustong gawin ni Fly. Kulitin yung dalawa, bigyan ng space yung Razor dun sa may taas. Pero eto na, bottom lane, babalik na nga po sa natural lane si Crit. Hindi naman mapapahamak si Saber Light. So, undying lang yung nawala sa kanila kanina. Hindi pwedeng maiwan si Saberlight sa may bottom lane. Kita mo naman ang ginagawa dito. Ayun na. Ni Pure at ni Toronto Tokyo, sobrang lakas nila sa lane. Pero speaking of lane, Abed. Okay, level 5 pala si GPK. Meron ba swashbuckle? Okay, wala. Pero naisalba siya doon ni Save. Literal, na-save. At na-cancel na lang din yung charge. Ay nako, si Saberlight. Ang suki sa may bottom lane. Kasi nga, parating wala din si Crit. Walang magagawa din si Crit kahit papano, kahit mag-lane siya. Parang aagawan mo lang din na experience sa Saberlight na okay, pang-farm na sana niya yan. Jungle ka na lang kasi ang hirap talaga. Look at his last 10 denies. So, dyan pa lang makikita mo na nahirap siya. Laban nga dito sa isang sniper. Buti na lang ganito yung carry nila, Razor. Hindi tambay sa gubat. Kumbaga, lalaban sila ng lalaban yung apat and then parang secondary carry na lang si NP. If things went sideways, ikaw na ang bahala sa amin, Saberlight. And also when it comes to tower pushing, ayan, isa sa mga mayaambag ni Saberlight. So, feeling ko focus down na lang on what matters, on what you can do. And sieging yon as of the moment. So, Saberlight, mid, naku po, 7 minutes, wala na yata ang tier 1. Ganda nga ng ginawa ni Saberlight eh. Kinuha niya yung isa niyang 3-ends. Hinatak niya yung creeps para tumagal. At sulit na sulit yung catapult. Kahit sabihin natin na wala pang kinuha na diabolic itong si Abed, they managed to take down itong tier 1 tower sa may middle lane ng ganun-ganun na lang. That's the power of their heroes kasi. Pero yun nga,
Saberlight, nagtipi ka pa dyan sa bot. Mas mataas pa yung level ni Toronto Tokyo. Hirap talaga eh. Pero malalim to for Toronto Tokyo eh. Nandiyan na din si Abe to help out his teammate. Kailangan na daw. Alam niya eh. Alam niyang naka-charge na siya. Tinanggap niya na lang yung kamatayan. Hindi niya na dinala sa kakampi niya. Ganun sana, no? Wala nang damay-damay. Oo, minsan, di ba nakapagtago ka na? Tadasundang ka pa. Nang kampi mo, ha? Damay-damay na this. Ilan ba yung mga nabiktima ng ganyan? Panigurado sa pubs, ganyan din. Pag nagtitrip na, pag nagtitrip. Sigawan na to, pero save na ko po. Oh, no. Isa na lang. Ang oops. Mag-isa, no... escape. No escape. Escape nga ba? Uy, napabagal na kalabit ng isang pirasong zombie. Ay! Nako po! Ayun. Na nayari naman with the first hit ni Crit sa wakas. Pero nabasag ah, nabasag ng BetBoom yung bottom lane ng Shopify, which is pretty nice, pretty okay para sa akin kasi ito yung usually na ito ang hindi, ito yung rarely na pupush out ng mga teams yung bottom lane. That's says a lot. So alam natin na sobrang nanalo. Eto, sniper onto his lane. Look at this, 51-7 tapos 8-19-6. Mm-hmm. Diyos ko po. Pero nakita mo ba yung update? Yup. Team Liquid. 0. As usual. As expected? Yun ba ang una nating... Yun ba ang unang 2-0? I think so. Check natin kung kanina kasi guys. Mabilis lang ang laban yata ng Team Liquid eh. Oo, feeling ko. Parang so, sila yung kanina pang nauunang mag... matapos. Matapos mag-update ng mga scores din nila. So check natin guys kung ano na nga ba ang sitwasyon. Ayan, ang ibang mga teams. Sino ba ang... Ay, ako naglag na. And Beast Coast and Aster is 1-1. Meanwhile, tayo naman ay nasa 9 minutes pa lang. Ah. Mga kaibigan, napakasaya. Okay. Op. Teka lang. Okay, whoa. Team Spirit pala, 2-0 kanina. So, second 2-0 of the day na pala yun. Abed na bundol, pero hit and run lang aray ang po ginawa sa kanya ni Queen. IGPK pala, sorry. The Vision Game, Dayanara. Sobrang sulit talaga kapag meron kang... Uy, teka lang. NP, naku, Saberlight. Saberlight. Oh, hala, he's gonna be okay. Basta hindi talaga siya nalalapitan, okay lang. At hindi siya nai-slow ng shrapnel at saka neto ni Toronto, Tokyo. GPK naman, medyo struggle muna sa may middle lane kasi hindi din naman siya nakakapag-farm masyado laban dito nga kay Abed dahil nga nag-group up kaagad yung Shopify sa may middle lane. So wala siyang space to farm. Pero kahit pa paano naman, etong si DK, masarap naman yung buhay niya, si Nightfall. At nakakasabay siya. Hindi nga nakakasabay, lumamang siya technically kay RTZ. So, hindi naging successful yung Razor pick nila. Kasi supposed to be, you're gonna be on top sana. Dapat napapatay mo parati yung DK, pero hindi yun nagawa netong ang Shopify. Yes, and tingin ko dahil yun dun sa may naging first death niya on the top lane. Kasi good indication na yun for the side of BetBoom na kaya nilang patayin yung Razor dun sa may taas. So, ang ginawa nila, inulit-ulit na lang din nila and pinigilan din nilang maka-lane itong si Razor on the top lane. So, at least maganda yung naging basa ng BetBoom team with that kill na nakuha nila from Pure or from RTZ, yan, sorry, on the top lane. And ngayon, 2 tier 1 towers na yung wala sa Shopify Rebellion na kung nagbabaka sakali na lang naman si Saberlight, hindi pa rin napagbigyan. Pero kung mapapatay nila ngayon dito, eto si Pure Freddy naman ng bawi yan para sa kanya. At yun na nga, na-take home na 1 for 1 trade. Kayo na ang bahala sa akin, sabi siguro ng Saberlight. Mas naging maganda pa yung naging trade na yun para sa Shopify eh. Imagine baiting yourself
para lang mahuli etong si Sniper. Magiging main problem talaga ng Sniper dito would be etong si Spirit Breaker and si Abed. Para sa akin kasi Abed winning the lane parating mayaman, he could just build out a blink dagger. Sabayan niya yung pagbunggo netong ang si Spirit Breaker and then get those disables and then burst down itong si Sniper. Unless makakuha si Sniper ng BKB at saka Hurricane Pike. Pero Abed kasi could go for the Hex later on para pagbangga ng isang Spirit Breaker, auto-hex ka agad with the overwhelming blink. Yun yung mga nakikita kong scenario over time kung paano nila huhulihin yung Sniper sa may backlines mamaya. Pero mamaya pa naman yun. Pero dito naman sa mid-game, ongoing to mid-game, pa-defusal pa lang eto si GPK. And mostly ng kanyang rotations, nakakuha sila ng tower, yes, pero hindi pa natin masyado nakikita yung effectiveness ng kanyang Rolling Thunder. Oo. Kasi kanina pa siya naghahabol and wala rin nakukuhang kill eh. 2 times, pagkasunod na ginamit Rolling Thunder, wala rin siyang napala. Siguro by the time na makapag-defusal na siya, yun na yung pinakamagiging strength eto ni Pango. So, mukhang hintayan muna tayo on that one. And for Shopify Rebellion, based on the net worth, third. Ayan, second na pala si Nature's Prophet. So, in a way, nakakabawi din naman. And pwede pa siyang makapag-set up ng kill for his teammates. Yun nga lang, nabash siya. So, tama na daw muna, bottom lane. Eto na yata yung impact ng Rolling Thunder, but hindi pa rin. Panakas na lang talaga. Bloodstone naman na din si Abed. So, uy, ganda ng gagawin niya dito. Tipid tips para sa kanya. It is, imagine NP getting killed over and over again dito sa may bottom lane. Pero, nasa top 3 pa rin ng net worth. That's the power of NP. Farming wise, nandyan yung 3 ends, nandyan yung nature's rat niya na aside from the hero kill na nakuha niya kanina with his ultimate, yung creeps kasi any vision na meron kayo, tatamaan niya ng rat. So, with that, makakalasit ka ng siguro 2 or 3 or 4 creeps kapag may nagpa-farm tapos dun, nandun sa vision. So, auto-farm mo yun. Kaya sobrang bilis din ng isang NP kahit wala kang Hands of Midas kasi may iba kasi na nagma-Midas pa eh. Pero, kahit wala na, kayang-kaya mo mag-farm. Basta masulit mo yung every cooldown or availability ng ultimate mo. Sama mo pa yung kill. Sobrang solid niyan ni NP ipag-farm eh. Pero si Artizi naman, on the other hand, siya yung struggling onto farming kasi yung hero niya talaga hindi mabilis mag-farm. Sa ano to, bumabawi kasi sa kill, sa laning. Pag hindi maganda yung lane mo, kung hindi kayo nang rundown ng heroes, ang hirap bumawi ng farming. Yes. Hindi dapat nakatambay sa gubat to si RTZ eh. Pero wala, no? Choice production na siya. At, nako, binibigyan na nga nila ng space si RTZ. Nakuha na si Crit. Pero GPK, kaya bang kunin naman din ngayon dito si Saberlight? Nadalawahan na yung Shopify Rebellion. Mukhang kailangan na ng presensya ni RTZ. Wala pa naman. Walang bawi. Toronto, Tokyo with the place. Ganda ng kanyang ultimate doon. Dayanara. Kasi napigilan niya yung gustong gawin ng Shopify eh. Gusto nilang patayin eto nga si Pangolier with the ultimate. And then medyo may kalayuan din kasi yung position ni Abed. Hindi abot doon nga sa Pangolier para nandun yung disabled. Pero pure look at this. Dito ka kawawa eh. Oops. Nalapitan na talaga. Ayun, nayari na si Pure. Poor stuff talaga. Or di kaya Link and Spear. Kalaban mo dito would be eto nga si Spirit Breaker. The Charge. Hindi ka pwede mag-farm ng ganun kalalim if you're a sniper. Walang tier 1 tower. You do have decent amount of vision sa may jungle. Pero dapat nandun ka sa vision mo. Yes. Kasi wala eh. Blind siya oh. Hindi niya makikita kung sino yung paparating sa kanya knowing meron pang Spirit Breaker. So, iniisip niya, okay, may ward dyan, pero wala. Nandun lang talaga ang heroes ng Shopify. Ready lang talaga. Ready lang talaga.
Pero eto, GPK, meron Diffusal, yun nga lang, meron na rin namang Atos, si Saberlight, so baka eto na rin yung magiging go signal ng Shopify Rebellion. Pero kanina pa natin nakita, naka-focus yung two teams on the bottom lane. Ayan, hindi na to iniiwan ng BetBoom, hindi na rin iniiwan ng Shopify Rebellion na walang tao. And with that, parang napipigilan tuloy yung push ng BetBoom going into the middle lane. Pero may mayayari na nga ba? Saberlight tries to TP out. Hindi mo kayang gawin. Hindi ka rin makakatakas. At neutral creep pa ang nakapatay. Napakaswerte nga naman ni Saberlight doon. Pero Abed gets caught. Pure gets caught by Abed. At speaking of Abed and the team, dito na nga sa middle lane, parang sacrificial lang pa nga yung nangyayari dito kay NP. Sige, okay lang, magpakamatay ka dyan sa may bottom lane. Basta as long as we do have the vision of the sniper, eh walang magagawa etong other heroes ng BetBoom. Pero kapag kumama naman, etong si Pangolier, could be, magkakaroon din naman ng damage etong BetBoom other than etong ang si sniper, or di kaya kahit si DK, magkaroon niya ng assault kiras, let's say, Aghanim's, tama. BKB. Si ate makatama. Pero totoo nga, di ba? Yun nga lang, kailangan mong i-drag. Yung sniper, game, oh. Sakit nga talaga ng sniper, KJ. Anong item nito? Iba. Mael lang ata yan eh. Nga, at saka meron siyang ganda ng neutral item niya. Meron siyang kaya pala. Oh. Dragon Lance at saka neutral. Ang layo ng kanyang range. Yes. Free hit. Etong ang si Pure. That's the dream of sniper. Each team fight yung walang katabi. Walang tatabi sa kanya. Solo hit, free hit. Pero Roshan, eto ang suki. Sa all two games natin, maaga-agang taking ng Roshan. And kanina ito ibibigay kay Pure. Roshan kill, guys, brought to us by Vortex. At may nahuli na nga po. That is Crit falling down. Spirit Breaker. Nabanggit ni Crit last time dun sa may interview kay Jay na sabi niya, madali na daw, para sa kanya, madali na daw ang buhay ngayon ng mga position 4. Kailangan lang daw pumik ng range 0 and then alalayan mo lang yung core mo on the lane. And then after ng laning phase, umasa ka na lang na mabuhat ka ng mga cores mo. Kumbaga, ang iniisip niyang meta, pick a range 0 na sobrang yaman, sobrang lamang on the lane. Pero ngayon nakita natin siya 2 games gumamit ng Spirit Breaker. Ano bang reason ng Spirit Breaker pick na to? At wala muna sa dito sa may team fight natin. Guys, dahil nako-control sa with the stuns. Ayun, takas buhay naman Spirit Breaker. Pero ang nawala, 3. Tatlo, patay, damay. Muna, kailangan yata ng BK, kailangan na ng BKB. Itong Shopify, ah. Kasi bosset talaga yung Rolling Thunder para sa kanila. Masyadong aggressive yung naging build ng heroes dito ng Shopify. Ah. They don't have any defensive item yet na sinecure. And going back to your question kung bakit Spirit Breaker pa rin yung pinick out dito ng Shopify. To answer that, I think kasi bagay kasi yung ano dito eh. Spirit Breaker, sabihin mo yung global presence, it complements well with the fast pace ng isang Leshak, yung pacing ng isang NP. They just need the vision para, yun nga, makakuha sila ng kill. Somewhat it works with the Bloodseeker kanina. Ganon din kasi yung parang gameplay ng isang NP. So, oh, good thing nga, binan out yun ng BetBoom yung Bloodseeker. Kasi if ever man na nakuha pa ng Shopify yung Bloodseeker on these games, gaya na sabi ko, di ba, drafting pa lang nung game 1, sinasama ng NP, ng Beastmaster, yung mga ganong klaseng hero. So, yeah. Para sa akin, nagko-complement lang talaga siya sa heroes nila ngayon. Yep.
I agree, Spirit Breaker na kinagulat ko din. Pero ang ganda ng performance si Crit. Yun nga lang, abet, naging RTZ. Hindi yata ikaw ang dapat na nandyan. Pero with the dagger, makakaalis naman itong si Abet. Two heroes ang mawawala. But still, mayaman yung sniper. Yun nga lang, parang nalalapitan siya, KJ. Malalapitan at malalapitan ka talaga. With the Spirit Breaker, yung nga, either you'd go for BKB or di kaya Link and Spear. Kasi you wouldn't want na ma-charge ka. Once na-charge ka, there's no way out. Wala siyang 4-staff or anything na panakas. Toronto, Tokyo, naku, hindi ka na mid laner. Buti na lang nakatakas. Kasi nagpa-farm siya eh. Oh, speaking of farm, masyado mabilis. Muntikan lang. Bulldoze is the key. Napaka-OP. Yung status resistance na binibili mo pa sa mga items. Diba, magkocost ka ng gold kay Spirit Breaker. Eh, skill niya lang yan, guys, with the bulldoze. So, hirap hulihin dito si Crit. Siguro mga early phasing pa lang ng game, yun yung parang mahirap na timing ng Spirit Breaker kasi aasa ka ng aasa dun sa may charge mo, which will result sa pagbili mo ng pagbili ng mga consumables for mana. Or kung gusto mo, tiisin mo, uwi ka. TP pa uwi, pwede ka mag-charge pabalik. Pero mas magastos yun, di ba? Pero titiisin mo lang naman yung mga early timing ng Spirit Breaker kasi hindi pa ganun kalaki yung impact niya. Pero now, di ba? Ang hirap hulihin ng Spirit Breaker. Ang kunat pag nalapitan mo and with the status resistance, nagsusurvive pa siya minsan. So, ang sakit sa ulo ng hero na to. And yan yung mga gustong hero din naman ni Crit. Yeah, yung playstyle kasi ni Crit talaga sobrang malikot sa mapa eh. Pero I agree with Crit din kahit papano. Kasi ako as a position 4, gustong-gusto ko talaga yung range hero. Range hero na malakas sa lane. Though, gusto ko rin naman yung hero na malilikot, yung talagang iikot sa mapa. Pero kasi, regarding sa ano kasi ngayon, sa meta din ngayon, it's either kapag panalo mo yung lane, pwede mo nang ituloy-tuloy eh. Tapos, yung mga heroes pa ngayon, kapag hindi napipick out yung mga Spirit Brothers, it's easy for a position 4 to position yourself as long as buhay yung course nyo na nasa frontline. So, yun yung pinaka-the best na makakakuha ka lang easily ng skills. Wala kang problema sa backline. So, yun yung importante doon. Pero Toronto, Tokyo, with the initiation. Na naging shield. Uy, grabe naman yun. Nadas ka na. Mukhang kung papanaw si Saberlight, ikaw na ang susunod. Pero Saberlight is still not dead. Lumalaban, humihinga pa. Nabuhay pa nga. GPK pa yung pwedeng mayari. Or, eto pa lang si Toronto, Tokyo ang mauuna sa hukay. Meron pa bang susunod? Ay, ay, ay. Stone Sniper natagpuan. Pero may kabagalan, rumesponde. Ayan, ang mga tropa ni Crit. So, na lang. Masyadong mabagal. At BKB secured na. Eto nga si Abet. Nakakatakot din talaga. RTZ, hindi nga natin pa nakikita on this game. Masyado na sumasali talagang. Nagbawi siya onto farming. And look at the itemization na mga tropahan natin yan. Blink Dagger for Lash Rock, for Razor, just to answer out etong fast moving na si Spirit Breaker at malapitan etong si Pure. So, technically, ang gusto nilang gawin dito kapag nabunggo si Pure, maraming pa-follow up sa damage or na-damage dito nga kay Sniper. Kasi yun lang naman yung dapat mong gawin kay Sniper, malapitan mo. Once malapitan mo, patay na kagad to eh. Wala siyang ways to escape. Meron naman pala. Meron siyang shard. Pero yun nga, hindi pa rin yung sapat once na chain disable ka eh. Oo. And PNE, mga nagda-dagger din. Pwedeng pumasok. Less rock, pwedeng mag-dagger. So, kailangan pa din safety. Lalo na't sniper talaga ang bubuhat sa BetBoom team. Dito sa may game number 2 natin. Siyempre gusto naman nila ng 1-1. Para sa kanilang first series rather than a 0-2. So, tingnan natin. Eh, less than 1K lang din naman yung kalamangan ng Shopify Rebellion.
Up next natin, guys, is Team Spirit versus Gaming Gladiators. Ayan, times 3 ulit. So, mukhang based na lang kayo sa pinupusuan nyo talaga. Hindi pwede sa odds. Dikit lang eh. Sometimes kasi kapag titingin ka din ng odds na ano kayo, nai-engan nyo ka. Kapag uy, yung 50 pesos ko, tamang 400. Parang ganun yung iisipin mo. Mali mo naman, makahula. Hindi kasi all the time din naman na porque mababa yung odds, sila na yung totally sure mananalo, win. Sure win na kasi liyamado. May mga nakakahula din kasi talaga. Like for example, ito, hindi naman technically nakahula, pero mas mababa yung odds ng BetBoom. Meaning to say, mas maraming naniniwala sa kanila, unlike ito sa Shopify, di ba? Mm-hmm. So, swerte, yung mga nagtiwala talaga sa kanilang mga favorite teams. Lalo si Ate Ishi, di ba? A big fan girl ng EG before, na now Shopify na. Yan, sunod pa din talaga sa idol niya, no? Pero eto na nga, susunod na nga ba sa hukay, sino sa side ng Shopify Rebellion? Ay. Ayun, wala naman sa side ng Dire, pero meron sa BetBoom team, two heroes dead. Mukhang may plano pa yung Shopify Rebellion. Saberlight, medyo may galaliman siya sa ngayon dito, pero kung mapapatay naman si Save, why not? Coconut, kayang-kaya kunin. Pero naipit din si Arthur doon sa may kabilang banda. Mangangamba din in terms of positioning si Nightfall. Nagbistulang tao na nga lang din, pero pure palay gusto nilang kunin at di nila mahawakan. Nako po, napasama pa by Sprout. Ayun, nakuha din naman yung Sniper. Four heroes dead. Pero ang kapalit ay tatlo. So, parang fair trade pa din naman, KJ. Fair trade pa rin naman. Kasi nag-buyback naman. Dieback. Ito namang secret. Pero buti na nga lang nakatabla kahit papano etong si Pure. Nakakuha muna siya ng dalawa bago siya namatay. At saka yung experience-wise, yung nakuha niya doon sa team fight na yun, sobrang solid din. Kasi almost everybody who died doon sa Shopify, nakuha, na-absorb ng isang sniper bago siya namatay. And look at his net worth, just like that. 2 kills is all it takes para umangat siya onto net worth. Biruin mo, nakailang deaths pa yan sa game na to, sobrang rami pa for a sniper. So, sobrang formed pa rin ni Pure kahit na napipigilan siya netong SR. RTZ din, wala pa masyadong damage. Nakulong din kanina. So, again, parating suki. Ito nga si RTZ, hindi nga lang cliff this time, puno. Oo. Kasi ang layo ng range ng sniper. At saka Nightfall, yung slow ng kanyang ultimate, yun din yung kalaban dito ni RTZ. So, with that blink dagger, kailangan din ingatan yung kanyang positioning. And, Nightfall going for the hex. Okay, extra control para sa kanila. At lalaban na KJ yung BetBoom team sa ngayon. Ready ba itong side ng Shopify Rebellion? Arthur ang una makikita, napakalayo ng sniper, napakasakit din ng kanyang damage. So, ano na? Nauna. Si Arthur naman yung kawawa ngayon eh, no? Bawi-bawi lang. I think si RTZ would go for the Lincoln Spear. Mm-hmm. Kasi ang tanging panghuli dito ng BetBoom would be eto nga si DK. Yung stun kasi ni DK or DK, yung leap ni Rubik, deadly kasi yun once naangat ka eh. May chance na pag naangat ka or na-stun ka ng DK, hindi ka na makakagalaw, hindi ka na makakapag-pop ng BKB kasi nga ang tagal ng duration. So speaking of Lincoln Spear, Pure, siya na yung meron sa ngayon, which is great. And hindi ka na matatakot na lumabas, magpakita sa mapa kasi hindi ka na basta-basta matcha-charge ni Creed. So, tsaka good thing nakuha nila, kinuha niya kagad itong ang Aghanim Shard. Kanya na, bago pa makuha ng iba. Kung sa C naglalaro yan no? Talaga makikipag-away ka muna sa support mo bago mo makuha yan. Sorry, ganun kasi ko. Ako pala yung support na nangunguha ng shard. Pero guys, right after getting the Aegis ng BetBoom team, they will now try to find someone using that smoke of the seat going into the bottom lane.
Abed is the nearest target. Kaya ba nilang kunin ngayon dito itong Lesharak? Lesharak! Nasaan ang kanyang Bloodstone? Na-ipop rin naman, pero sapat ba yung kanyang spell? Lifesteal to survive? Yes, sir! Ngayon pa lang naman darating yung Overgrowth. And hindi na makakaalis pa for that TP yung Lesharak. Two heroes, paalam at nanakaw yung Tombstone. Ang ganda niyan. Sa may team fight, ang ganda niyan talaga, Ate Mo Dayan. Kasi problemado na nga itong Shopify kung paano nila lalapitan itong si Sniper. Problema pa itong Zombie Land na pwedeng ibato na itong ang Rubik sa may team fight. But at least for BetBoom, they do get Abed in return. And itong si Fly na naka-cover. Naku. Oy! Naku po, mag-isa lang. Itong dragon, mahina nga naman talaga. Tapatan mo ba naman ang tatlo? At wala. Back and forth lang. Uy, inabot? Guys. Mas maganda yung game number 2 natin. Uy. Ayun na yun. Ayun talaga yung parang mga ano eh. No? Natatapilok-tapilok ka ba? Nakakaboset yung headshot by Sniper. Refresher pala. Akala ko Lincoln Spear eh. Pero ito yung parang meta way back TI. Tama ba? TI? Ay, hindi. Hindi na pala meta si Razor noon. Arlington last, Major yata. Yung Razor na uso ang refresher BKB. Iba na din kasi yung uso ngayon depending on the situation eh. Meron din nag Bloodstone, yes. 'Di ba? Eternal Shroud. Na-build kapag walang burst damage, yun yung nagiging build nila. Pero this time kasi kailangan nila ng damage dealer. Aside from the NP. Oo, at... Uy, refresher! Ay, saan ka nag-dagger? Okay, na-double click nga yata o baka gusto lang umuwi. Pero kasi nag-refresher eh. Grabe diba? Naman sa gustong umuwi. Hindi, kasi baka ayaw nang lumaban. Pero nag-refresher kasi... dagger pa uwi. Hindi, pinagtatanggol ko lang naman si Arthur. Kasi alam ko naman na baka mabash siya join. Well, alam naman ang mga tao, it happens. Magkamali. Nagkakamali din yung mga pro guys. Hindi at lang... least nakita natin, nagkakamali. Oo, kasi iniisip natin. Para at least... God alam... mode sila kapag pro player sila, hindi bawal na magkamali. Siyempre, tao natin, lang din mga yan, hindi yan robot. Tulad natin sila. tulad ko pala. Mas mataas lang ko. Yung IQ nila. Wala, ganun talaga. Kaya nga sila humahakot dyan ng milyon eh, diba? Ganun talaga ang buhay, guys. Pero ganun ba talaga ang buhay para kay Crit? Dahil nahuli na naman siyang nagkagala-gala sa main kidly. Ayun, and Pure with the Aegis of the Immortal. Ito na talagang sinusulit nila. And he's going for another defensive item. And that would be etong ang Hurricane Spike na sobrang essential para sa akin on this game kasi he just need those items niya. Hindi siya malapitan, makapag-force up, makalayo siya onto the heroes, onto the range netong Shopify. And para sa akin, nagagawa niya yun so far. The last time na namatay siya would be the bottom lane. So, as long as, yun nga, buhay yung kanyang frontliner na si DK and Pangolier, he's gonna be okay. Oh, RTZ. Ay. Naku po, wala yatang alalay sa ngayon dito si RTZ. Nayayari na, papalambot at napabigay, pinabuhay pa. Salamat sa by Soul Rip. Rubik is the first man to fall. Nahuli pa si Dragonite. Dragonite, nakaalis din naman. Thank you kay Trent Protector for saving him. And yung Aegis will still last para kay Sniper. Hindi natagpuan. Nakaalis pa on that team fight. Ganon din naman kasi. Parang mawawala na din yung Aegis of the Immortal. Pero good thing nga nabuhay eto nga si Pure on that engagement. Masyadong malalim. Pero ina-attempt nila, sinusukat nila kung saan nga ba, kaya ba nilang pumatay ng isang Razor with the chain disable na hindi na makakapag-pop ng BKB. Kahit pa paano nakapag-pop naman, eto nga si Razor. Pero without the heal, netong si Fly,
patay na yung isang Razor. Inabot kasi siya ng second skill ni Fly eh. So, nabuhay pa itong si RTZ. Pero RTZ, kolelat masyado on this game. Kailangan natin siyang maramdaman. Siguro, yun nga, kailangan nyo munang makuha yung kanyang... Is either Shiva or Overwhelming Blink or di kaya Sweep Blink. Depende na yun sa kanya. Kasi wala talaga siyang damage siya ngayon. Or even, I think Hex would be beneficial. Mm-hmm. More beneficial than the other ones na nasabi ko. Kasi kulang sila ng disable eh. Kulang na lang. Pag nalapit, pangtanggal din yon ng Lincoln Spear ng isang sniper. So, extra control as well. So, I think maganda yung next item ng isang Razor. So, oops, there's the charge. Pero kinansel lang naman. Agad. Pero 37 minutes in. 1K pa lang ang gold lead. So, dikit ang laban. Oo. Diyos ko po. Ilang minuto or oras ba, guys, ang tingin yung game number 2 natin? Ayan, comment yun lang dyan sa may baba. Ikaw, anong prediction mo, KJ? Prediction ko nasa 50 above. Ako? Kasi parati natulog ako... na nga yung observer natin. Okay lang yan, naiintindihan ka namin. Medyo... Nga naman, umaga na. Tama. Lagi risk 5 a.m. na, guys. Second series pa lang tayo, mind you. Oo, kaya samahan nyo yung iba nating mga ka-team puyat dyan. Ng mga casters. Ayan, sila Easy, Sir Mike. Susunod nating set of casters. Uy, tinakbon lang. So, watch both pa rin kayo, guys. Uy, Nalish! Level 23 na pala si Saberlight. Ginawang, pet si Log. Oh, hindi natin napapansin. Tinali. Nalish eh. Di daw gutom ah. Ang sabi nga, di ba, hot silog daw, isa sa mga worst dish. Napunta sa silog. Parang masarap kasi kumain ng silog kapag umaga na eh. Ayan. Malasado pa yung itlog. Anong luto ng itlog ang gusto mo, KJ? Malasado din. Yes. Yung may ano pa. Para sa kanin. Wala ba tumatawa yung mga director? Grabe, umaga na. Ganyan pa rin kayo mag-isip. Tama na. Pero guys, nakita nyo ba yung match update? Nanalo na yung entity ng 2-0 laban sa Geekslate. So, Geekslate ang unang... na 0-2 sa Southeast Asian region teams. Aww. So kasi 1-1 yung Talon, 1-1 din yung Execration. Na-expect mo ba yun na Geekslate pa yung mahihirapan on their first series knowing na Execration is gonna phase out yung Tundra champ? Yes. Expected talaga when it comes to tournament. Oo. Kasi grabe yung preparation ng lahat ng teams dito eh. Yes. Hopefully makabawi yung Geekslate. Oh, meron pa naman yata silang laban. Pero avid na bash na tulak na nga di po na pababa. Pero with the Bloodstone, kaya niyata mag-survive. Hindi pa rin naman pala. He is dead. The lift from Rubik. Isa sa mga sagabal dito nga kay Abed kasi... Naaabed TZ na din siya kanina pa. Two times na siyang nakulong dyan sa may cliff na yan. Pero, Ito yata yung magandang huli. This the sniper. Malapitan. Napakalambot. Critical. Kinain niya lahat. Andy. At may sumama pa. At may sasama pa. That is a nightfall. So, napaganda pa yung pagkamatay dito ni Abed, no? Parang mas naging matapang yung SR. Eh, na-cut off guard kasi nila yung position dito din ng isang sniper eh. Yun lang naman yung ways ng Shopify na mapatay si Pure. Basta once nalapitan mo, they do have a lot of ways with the blink dagger nito nga ni RTZ. And, yun nga, etong si NP na napakayaman din on this game. So, kaya nang sabi ko, si Razor, hindi man siya yung typical na makakapag-rely ka onto damage, onto late game. But as long as nandyan etong ang si NP, may katuwang siya. Hindi man naging mayaman si Arthur on this game, pero NP. NP ang babawi sa right-click damage. Kahit na hindi siya bida from the laning phase, ngayon na siya nagiging bida. And nabanggit na rin naman na natin niya kanina, pag nag-underperform si RTZ,
siya yung magiging secondary carry. And now it shows. Kasi parang ang nagiging utility na si Arthur eh, diba? So, nangyayari na ang mga dapat mangyari, at least evenly distributed yung mga farm. So, Saberlight na. Kilala mo ba yung may idol kay Saberlight? Uy, sino yun? So, hindi mo kilala. Ah, kaya pala Saber Dark yung ano niya. Oo, be, ito na. Ah, kasi offlaner siya. Ah. Ibig sabihin, hindi ka talaga kaibigan. Malay ko ba? Hindi ako updated sa buhay niya. Sorry. Pasensya ka na, B. 11K ang kalamangan ng Shopify Rebellion Aegis Cheese na kuha na nila. And, okay, double damage. Pinang-farm lang muna. Ano bang hinihintay dito ng SR? Kasi pinang-farm tong double damage. I thought magsa-setup sila dito ng smoke, try to get a kill. Baka kasi magpa-farm pa si RTZ ng kanyang hex. Or nakuha niya na yung kanyang hex. And speaking of nakuha na ni Abed ang kanyang Shiva's Guard. And there you go, the hex. Ayan, that's the best item talaga dito. Kasi may refresher siya. So, dalawang hex yun. Dalawang BKB. Oh, so, solid yan. Oh! No. Para may magula. Obe. Umaga na kasi. Natutulog na yung katabi ko. Hindi na nagsasalita si Dayanara eh. Oh, hindi. Babasa ako ng comment. B. Ayan, good morning talaga. Sabi nga ni, ano dyan. Masarap sabi nga ni KJ. Sabi ni King, masarap kumain ng silog pag nanalo, pag talos Skyflex daw. Skyflex muna. Unang araw pa lang to, guys, ha, ng Lima Major. Kaya wag niyo munang ubusin. Pang-finals na yan, guys. Pero syempre, bet responsibly. Pero okay lang, sweldo naman sa finals. Sabay ganon. First grabe week. Grabe naman ang sweldo ni Ate KJ. Ikaw yung bet lords, eh. Bet logs. I miss 6 digits. Ayan, Ohio gozaimasu, bossing. Hindi mabasa ang pangalan. Magandang umaga. Sabi nga ni KJ, magandang umaga. At good morning! Diba? Gising-gising, guys. Mamaya, papakita namin sa inyo yung match schedule natin para alam nyo kung ano pa yung mga aabangan yung laban dito sa my stream B. Kasi hindi ako nagkakamali. Tapos na din yung second series dun sa may kino-cover natin sa stream A. So, yan. Silip-silip muna kayo dito sa stream B. Ayan. Give me win, sabi ni Theo. Sabi ayun, naman ni Boss Jay. Likudo, hello po. Sa Morocco, 10 PM pa lang dito. Uy, ay, sana. Yan. Balls. Bakit? Saba? Oh. Ano ba, be? Hindi ko na kaya. Tapusin nyo na yung game. Kung ano-ano sinasabi ni ate, oh. Ikaw lang si ate, yung parang ano. Ikaw lang nagbibigay ng meaning, eh. Tao ng tao, uy, magkasko. Sorry, be. Baka masilip. At mawala pa ng sahod. Charla, pero lalaban, RTZ with BKB, GP, kay Rolling Thunder lang palis. Uy, pero sniper, nakakatakot pa din. Ay, bakit mo pala katatakutan yung wala na? Ay, Gigi na agad. Wala kasing buyback. Eto nga si Pure. Eh, di wa. Walang buyback. Oo, ito Gigi. Parang sinuko na kaagad. Hirap nun, no? Oh my God! Bakit? Times 5! Uy! KuyaNic, congratulations! Tumayaya si KuyaNic. Shopify Rebellion yan, KJ. Narinig ko lang kanina, binanggiti Kuya Rebo. Mm. Tumaya daw si KuyaNic. Uy, grabe naman! Times 5! At sa mga nagtiwala din sa Shopify. Hindi ko kasi gets bakit times 5. Eh, tingin ko okay na yung times 3, parang TSM Team Secret. Yung pantay pero lang times, eh, no? Times 5, yun din di ko gets. Tataya din ako kung may pantaya ako. Eh, kasi malakas daw yung BetBoom nga dun nga sa CIS. Tinalo nila yung Team Spirit and etc. And bonus round lang daw kasi yung NA. Kaya ganun yung odds. So, sakot magsalita naman. Pero, uy, sabi ni Theo Naval, easy 10K. Eh, di sana may pang-breakfast kami, no? Ay, oo nga. Nang nanlimot. Shout out kay Boss Jalop.
sabog na eh. Good morning, guys. Gutom days, guys. Ayan. Shout out Joel Frank Abo from LA kay J.A. Lopez. Hello. What's up from London? Grabe naman. Nasa Europe at saka Amerika. Ayan. Edi sana. Kaya pala mga... Na-umotic po kaya mo. Pala mga gising pa sila. Yes. Kasi nasa ibang bansa pala. Pasensya na guys. Kasi ang oras dito, 5 a.m. na. Ayan. Shoutout kay Ate Pauline. At saka ano ba ang ating... match schedule jar. Next series natin is TSM versus... Ay! Team Spirit versus Gaming Gladiators, which is... Sa kabila pala yung... Nagda-draft na tayo, okay. Guys. So, magre-relive na tayo. Pero, Ate mo, Dayan, saan ka makikita? Ayan, guys. Follow nyo na ako. Facebook, Dayanara Gaming. TikTok, IG, YouTube, Dayanara Chloe. Guys, follow nyo naman kami. Sige na, please. Yes, akin naman. It's me, KJ or KJ. Search nyo lang dyan. And also, Salam Nation. Dahil magpo-post po kami ng another contents na I'm sure magugustuhan nyo. So, yan, guys. Pero, yun na nga. Meron na tayong next series. Draft na. So, magpapalit na ng casters, guys. So, yeah. Just stay tuned dito lang sa KuyaNic page. Yeah, magre-relive lang tayo, guys. So, sana na-follow nyo and abangan nyo yung notification. And ang susunod natin na laban, Gaming Gladiators, Team Spirit.